What's up guys, we're here. So for this car camping vlog, magka-car camping tayo sa Laparisukat Nature Camp for the very first Sarap Buhay Camping episodes ni Idol Jack episodes ano. So ayun, meron tayong a little bit of roading dito, mga palaro activities, and then rin daw meron daw mga ATV. And of course, mamimit rin natin yung mga nakilala ko online na mahilig rin sa outdoor adventure, sa car camping and overlanding, and of course off-roading ano. So ano pa ba hinihintay natin? Tara na! I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, I'm just breathing. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Alright, so we're on our way, pero bago tayo magtungo sa destination natin, daanan muna natin ang mga makakasama natin sa car camping trip na ito. Unang-una, si JL. So si JL yung isa sa mga nakilala ko online at nahikahit yung sumama sa camping trip na ito dahil tulad ko, gusto rin niyang sulitin yung Hilux niya by doing this kind of trips. Huwag kang maglala bro, susulitin talaga natin yan, pati yung mga binili mong pang camping. So bago tayo magpatuloy, pairamin muna natin yung isang extra radio. Isa ito sa mga kailangan lalo na kapag nagtitrill ka para makapag-communicate ka sa isa't isa at sa convoy mamaya. Okay na. Alright, so it's good. All goods, daan na naman natin sila tipsy. Let's go! So first time, naman ka ba? Wow! Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Alright, so we have arrived at Shell Boso Boso, you meet up place. Alright, so nandito kami sa Shell Boso Boso and ito na yung mga rigs na kasama namin. So kami lang yung stuck. Madami pa yun, andun pa yun sa kabila, sa kabila ng parking. Alright, sarap buhay camping. So habang naghihintay, tignan muna natin yung magandang view dito sa Shell Boso Boso. So dumating na sila Idol Jack and onting briefing muna bago tumungo ng kamsa. Anyway, good morning po sa lahat. Morning! Siyempre si Jack, ako po si Denmark. Ako po yung nag-i-email sa inyo, nag-text sa inyo. Ang gagawin lang po natin, yung mga radio po ninyo, please set to 420-420. Kung hindi po marunong mag-set, pwede po lumapit sa... Alright, so let's go! At eto na tayo sa unang river crossing.
And eto na si Bro JL on his first river crossing with his Hilux Conquest. And yun lang, nabalaho din siya. Good on! What a remarkable first river crossing! And saktong-sakto, pagkatapos ng sitwasyon, dumating na yung ating idol na si Kel Esteban. Tayo po ay sinamahan ni Kel Esteban. So sa mga gantong river crossing, just keep your momentum, huwag kang hinto sa gitna, and make sure to check your line kung saan ka dadaan. Ano? At narating na rin natin ang La Parisukat Nature Camp. Sarap buhay camping. Pinakauna po natin sarap buhay camping. Sana po ay maging masarap talaga ang buhay nyo until tomorrow morning. Just a few reminders. Una-una, acknowledge po natin pala si Kuya Alex, the owner of La Parisukat. Maraming salamat for accommodating us. Meron na po tayo mga sponsors dito. Nito Tars, Newton Power, Elf Lubricants, UCM, Gears Banawe. Maraming salamat po. Salamat, Dilek Denmark. And ngayon, mag-set up na tayo ng ating camp. Tanggalin mo yung strap. Yakon. Tapin mo yung pole. Yaya, tayo. Setup na kami. Simple setup lang, wala nang kaarte yan. Basta may ilagay na lang. So, yan. Yan sila, Bro Kel. And, nalagay namin ng mga drinks para lumamig na. Kasi may init. Walang shelter dito, as of now. Ay, ano yan, ano yan, ano yan, ano yan, ano yan. Pwede mga, Grabe. So ayan, kay Bro, ako, JL, Ango 3, tapos yung Ango 4, tapos Lazada Racing na awning. Here's the whole camp. Solid. Right, so lunchtime muna. Actually, brunch namin to. Wala tayong breakfast. Anong napili ni Bro JL? Kay Caldereta. Alright, so prep na tayo ng lunch. Tubig na lang. Pure Foods, pa-sponsor na. Foods, baka anime. Baka naman, Pure Foods. So yan, lunch namin. Ano, beef Caldereta, no? Dasa siyang lutong bahay lang, guys. Kaya kung wala kayong oras mag-prep, yan, Pure Foods,
Makene men. Salamat rin kay Kel Esteban, bigyan tayo ng sticker, tigi-isa pa kaming lahat. Solid. Gagawa na rin ako ng sticker ko. At pagkatapos ng lunch, onting painga and then libutin natin yung camp. So sa lapar sukat, pwede mo akitin yung burol na yan. Pero wag natin akitin yan. Bili mo tayo ng refreshments sa The Good Fellas. Kasal naman natin, nagtitrail, may kape. Yet again, second checkpoint, Good Fellas. Oy, ito na, tuktok sir. Oy, pwede ka na sir. We have reached the summit. We have reached it. Randomly nagkaroon ng signal sa smart mobile data. So yun, nakaka-receive ako ng mga notification ngayon. Dito, akit kayo dito. Hindi kompleto yung camping nyo sa La Parisocat kung hindi kayo umakit dito. And ngayon mag-ATV naman tayo, brought to us by UCM.
Dito nagtatapos ang mga palaro at raffle sa kauna-unahang Sarap Buhay Camping episode. Congratulations po sa mga nanalo! So it's 10:30ish something or 10:45 na ata, and I decided to set up the top mat tent since mukhang di naman uulan, hopefully, and yeah, so sulitin ko na tong top mat tent habang hindi uulan. Gagamitin ko ng gagamitin ano, and yeah, good night. Morning guys, so it's currently 22 degrees dito sa Lap Parisukat, ano? So ewan ko kung bababa pa yan, pero kasi siguro kanina mas malamig yan, 22 degrees, pero yung sa last time sa high to 17, baka kaninong mga 5-ish nung nagising ako, mga siguro maabot siguro ng 17 degrees yan, but dito solid, ang ganda ng view.
So nakatapat kami ngayon dun sa bundok. So yung river nandiyan lang sa harap, sa baba niyan. Ayan. Ito setup. Doon ako natulog. Sila water dito. Si JL dyan. Pero solid ang ganyan ng view. So abangan nyo na lang sa vlog niya kung ano yung tinanong niya kay Idol Check. Go lang! Alright, so yan, kakatapos na mag-ikot nila Sir Jack sa mga bawa at setup. So maliligo na kami sa ilog, then siguro kain na lang after and then pack up. So yun, solid ang lamig ng tubig ngayon. Tapos magandang spot dito sa may bandang dulo kasi puro puno at saka kawayan. May ililim kayo. Lalo na dun. Madaya, may panpedal. May pagkatapos, kumain na kami and nag-pack up na kami and bago umuwi, maglaro muna tayo sa ilog. We'll be right back.
At siya nagtatapos ang kauna-unang Sarap Buhay Camping episode. Iba't iba man tayo ng definisyon ng sarap buhay. Para sa iba, ito ay tahimik, nayahay, o marangyang buhay. Pero para sa akin, sarap buhay ay yung makakilala, makahalubilo, at makasama mo ang mga taong may parehong interes, libangan, at pananaw sa buhay. At hindi na kami makapaghintay sa susunod na Sarap Buhay Camping episode. Salamat kila Idol Jack Episodes, Direct Denmark, sa mga sponsors at organizers nitong solid na Sarap Buhay Camping episode. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Alright guys, so that's it for the Sarap Buhay Camping episode 1 nila Jack Episodes, and yung car camping sa La para sukat na lang. So yun, sobrang solid, talagang na-enjoy namin, ang solid din ng social event, nakagain din kami ng mga bagong friends, and yun, talagang lahat ng tao dun nasa same interest, which is overlanding, camping, and of course off-roading din. So, yun, sobrang solid talaga. Thank you ulit kila Jack, tsaka yun sa mga sponsors. And dito na tayo sa segment ng campsite review. So, sino gusto mauna, guys? Siyempre kay Tipsy. O, Tipsy tayo. Tipsy, anong review mo sa campsite? So, ba, hindi ka kita dyan? Ay, di ba? Gigit na dapat. Gigit na ako. Ay, so, kahit may silang, yung ano lang, summarize. Para hindi ka na mahirap magsalita-salita. So, ang summarize dun sa camp is, unang-una sa lahat, gusto ko yung one ng lahat. Yun talaga, as in. Yung tipong pagkagising mo ng umaga, ay, good morning. Ay, kumain na kayo? Umaga, parang akala mo pamilya tayo eh. Okay. Oo, tapos, gusto ko din yung mga palaro ni Sir Jack na, alam mo yung wala siyang walang talo eh. Panalo lahat. Panalo lahat eh. Walang talo talaga. And ito yung actually pinaka masayang camp namin. Uh-huh. Ito yung pinaka masayang camp. Memorable. Oo. Memorable. Tapos yung mga ano to kasi, kumbaga, parang naghahanap ka ng mga friends eh. And yun yung mas maganda. May marami kang nakikilalang tao eh. Nalalaman mo kung ano yung nagiging, ano yung work nila, ano yung parang, oh, si Sir Roy, paano siya nagtuturo ng disciplinary action sa mga anak niya. Oh, yep, so, yep. Yun yung sobrang ganda kasi nalalaman nyo yung side ng ibang tao. Uh-huh. And in terms of campsite, yung actual campsite. Okay, so, sa actual campsite, nakakulangan lang ako sa pool. Actually, yun din yung sinasabi ng kita. Yep. And sa akin naman, wala naman problema doon. Hindi naman ako maarte. So, pwede pa naman nila taniman yun ng mga puno, ganyan. As long as may awning naman. Uh-huh. Awning. Awning. Awning talaga eh. Episode 2, episode 2. Redemption. Redemption art natin yun. So, redemption. Ayun lang naman guys. Wala akong ibang masabi. Kasi malinis talaga yung kapatag. Walang, yep. Mabilis kang makakapag, ano to, makakapaglagay ng awning. Kasi wala eh, walang tama lang yun. Ayun lang guys. Oh, ikaw water. Sa akin, sa campsite, wala akong masabing negative except indeed sa puno. Kasi ano eh, which is ginagawa na nila ng paraan. Mm-hmm. Kasi may manakikita na tayo itong mga sapling na nakatanim. Which is good. Due time, tubo din yung mga yun. And then tipong ang organize nung space, kasi parang yun nangyari eh. Pinrioritize muna nila yung space. Sa kanila nilalagyan ng mga decorations, which is yung puno na nga. And then, ang gusto dun sa campsite itself is that maayos yung mga amenities nila. Maganda yung CR. Like, nung pagdating talaga namin, malinis pa siya. Siyempre, nung ginamit na, daming tao nag-alo-alo, medyo dumumi. Maayos din yung lababo, ganyan. And gusto ko dun, meron silang mini hiking. Ah, yeah. Like, grabe yun eh. Hiking which, activities sa pwede nga yun. Oo, which is never pa namin na-experience sa iba. Like, meron kami na-experience sa Tralala. Pero hindi siya kasama nung ano eh, nung campsite mismo. Hiwalay.
Oo, but this one kasama nung campsite yung bundok, which is ang ganda ng view. So parang may camping ka na, may hiking ka pa, 'di ba? Saan ka pa? At meron ding sapa. So ang dami mong pwedeng ma-experience within one camping site. And ito naman parang yung tie-in with Jack, Boss Jack, lupit talaga ng ginawa niya na nga with sarap buhay, and then lahat talaga nag-enjoy. Hindi ko nadadagdagan pa kasi nasabi na halos lahat ng tipsy, pero in general, super solid. Yun nga, one word ni Joshua, di ba? Parang ni WhatsApp. Solid. Like solid, as in. Kel Esteban, so, panoorin niyo yung Kel Esteban. Yun. Oo, panoorin niyo yung Kel Esteban. And, ayun, di ba, nadagdagan na may hiking na, may sapa pa, may maganda na ano, na space, etc. Nadagdagan pa ng ATV, di ba? Kasi nandun yung ano eh, anong nga PM? UCM, oo. Salamat po sa pa-ATV. Salamat sa ATV. Na libre. Nakailang ATV tayo, magkano yung ATV rides usually, di ba? Tapos iba-iba pa yung mga in-offer nila na ATV. And then kahit saan mo ilaro-laro, masaya, saya kasi. And yun, bukod dun may mga libreng ano pa, may paletsyon, ganyan. And then at the same time nga, ang approachable ng mga tao. That's what I can say. Kasi as sabi ni WhatsApp, yung mga bago kaming na-meet na friends, ang cool thing dun is that yung ibang lumapit sa amin, mukhang frequenter, kina-check. So yung mga frequent joiner na yun, syempre ano, makakakamit pa namin yan. Yep. Pero in general, just like sabi ni Tipsy, this is the best camping we've had. Yung mga nakakasama kami sa segment ni WhatsApp, ganyan. Like, ito yung mga, ito yung pinaka-best. And then, nakakana say, kung parang 8 out of 10 ako dun sa Tralala, this one, 10 out of 10. That's it. Yun lang. Uh-huh. Back to you, WhatsApp. Okay, so yun yung review nila. So sa akin, review ko, yun, same din. Oh, actually, same lang din ang sasabihin. Kulang lang talaga sa shade, pero meron naman silang mga parang hot ba tawag doon, or parang gazebo rather. Gazebo. Tapos, ano pa ba? Yun, kulang lang talaga ang puno, pero yun, tinataniman na nila, may mga sapling na. And aside from that, patag yung ground all throughout, tsaka malaki yung camp space eh. Merong parang left wing tsaka right wing na camping spot. And yun, meron din silang mga teepee huts. So, parang ilang ba yung nakita namin? Parang mga anim na teepee huts ata yun. Tapos iba-iba ng lugar. Meron ding isang spot doon na secluded. Hindi pala ako nakapag-camp. Pero yan, check nila lang. Promise guys, maganda yung campsite. Yun, meron mga secluded na teepee huts or camping spots na may sarili ding bonfire. And aside from that, meron yun ngayon, hiking trail na sinabi ni Walter. Yung hill na yun is Dragon Fruit Farm nila. Tapos meron gazebo sa taas, masarap tumambay. And yung mga CR, maayos din, tiled. Tapos okay din yung water pressure and yung supply. And may sabitan na rin, may lalagyanan din ng sabon. And yung ano pa ba, may ilaw din, may lababo rin. And pretty much yun, okay na okay yung campsite. So, we totally recommend La Pariso Nature Company. And yun, yun nga lang, wala silang trash, mga trash can doon. So, uwi nyo talaga yung basura nyo, no? Leave no trace. So, kasi kung meron, hindi nila ibabalik yung security deposit. So, yung papalay sa yun, pag nag-camp kayo doon, hihingan kayo ng security deposit. Para, just in case kung magkalat kayo, mag-iwan kayo, yun na yung gagawin nila pang disposal ng mga garbage and whatnot. O yung mga damages sa campsite. So yun, totally recommend La Pariso Cat. And then yung sa event yun, nasabi na rin nila, sobrang solid talaga. Yun yung one word description ko, solid. And thank you ulit kaya Sir Jack at sa mga sponsors. Thank you. And thank you rin sa mga neighbors namin at sa ibang campers na nakasama namin sa event na to. Shoutout so, ano, kina Sir Jaren, Sir Roy, Gerard. Jared ba yun? Sir Jared, o. Hindi yung katabi nating Montero. Yung ice, the icebox ba yun? Ah, si ano, George. George ba? Sir George. Yun. Shoutout ko sa inyong lahat. Icebox. Oh, siyempre kay Kel Esteban. Yung kay Kel, yung brother Kel. Eh, yung nabudol natin for this camping, ano, si JL. Oh, na nasa likod siya ngayon. Nasa likod natin ngayon. Oh, JL. So hopefully, makita po namin kayo ulit sa susunod na episode. Most likely, sasama ulit kami doon, ano. Oh. Hanggat di na ako ng awning, the joke lang. Baka may awning. Sama. Baka may awning na ako ng time na yun. Which is like, ano, I think after two months. Months. So kung August ngayon, September, October,
Around October and November. Oo, yun. And then siya babagsak. And that's it for this campsite review. And gusto ko na magkitin na abangan nyo rin yung kay Jack episodes and panoorin nyo yung vlog nila Tipsy at Kel Esteban. And special thanks rin kila JL, Water at Tipsy for some of the clips for this vlog. And yeah, for the next car camping, magka-car camping tayo sa Nature Venture Camp dito lang din sa Tanay, which is right after ng Sarap Buhay Camping sa La Parisocat. So yeah, don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga future upload. So yeah, thanks for watching and see you on the next video.